Yes. Sa wakas, ayun, naka-receive na ako ng email from YouTube. Sabi nila, sabi ng YouTube na approve na yung channel ko sa YouTube Partner Program. So, yun guys, ang saya-saya, no? After few months na nag-upload tayo ng mga videos, tapos na ngayon na-reach na natin yung requirement na 1,000 subscribers and then 4,000 watch hours and nag-apply tayo. Actually guys, it took me only 2 days bago na-approve yung from application hanggang sa approval. So kasali na din yun yung AdSense, yung pag-accept ng terms and condition. Nga pala guys, so narinig ko sa iba na yung AdSense daw medyo matatagalan. Pero sa akin naman, hindi siya inabot ng matagal kasi I think 1 to 2 hours lang tapos naging done na siya. And syempre nagpatuloy na siya dun sa pagre-review ng pagre-review ng YouTube ng iba pang content ko. So ayun po, after 2 days, ito na yung email and I would like to take this opportunity para magpasalamat sa mga sumuporta sa atin, syempre yung mga nag-subscribe sa atin, yung mga patuloy na nanonood. Yung mga organic views guys, grabe. Thank you so much sa inyo kung mapapanood nyo itong video na ito. Maraming salamat. Kahit hindi ko kayo ni-require na manood nyo itong mga videos ko, nanonood pa rin kayo ng kusa. Ayun, and I really don't know kung sino-sino kayo. And thank you so much. Kasi po, hindi po ako nakikipag-watch to watch. Ayan, so kaya hindi ko kilala kung sino yung manonood ng aking YouTube videos. Alright, so thank you very much sa inyo. At sa mga nagsisimula pa lang dito sa YouTube, payo ko sa inyo, no? Huwag na huwag kayong mawalan ng pag-asa. Okay? Keep uploading videos. Yung mga may makabuluhan na video, yung mga may napupulot na aral, yung mga nag-e-entertain, yung mga nakaka-entertain, yun, para balik-balikan kayo ng mga tao. Ang ginawa ko lang dati, may mga times na nanghihina yung loob ko, parang wala nangyayari, parang ang konti-konti ng views ko araw-araw, lalo na yung watch hours. Pero dumating ding yung point guys na sobrang laki yung changes everyday. Kagaya recently, nitong mga nakaraang araw lang. Dati kasi normally no, 20 hours ganun. Okay na yung 20 hours per day dati. Oo, masaya na ako doon. Pero lately guys, no, umabot ako ng 50, may 100, may 150 per day na watch hours. So kaya ang bilis-bilis ko na kuha ito. Lately lang, last month, 2,000 plus. Tapos ayun na nga, bumilis na. Kaya tuwa-tuwa talaga ako noon. Kaya lalo na ako na-inspire, nag-upload ng mga more videos. And yung ginagawa kong video presentation sa aking online business, ina-upload ko na rin dito sa channel ko and then malaking tulong din na nakadagdag dun sa watch hours ko. Hindi ako nag-effort talaga na mag-create ng mga videos na yun kasi talagang ginagawa ko na yun sa online business ko. So, parang guys, parang less effort na yung ginawa ko and then ang laking tulong na nagawa niya para ma-meet ko yung 4,000 watch hours. Ayan. And ang payo ko pa sa mga nagsisimula, no? Ginawa ko kasi guys ganito, hindi ako tumigil na nag-search sa mga ibang YouTubers, sa mga ibang content creators kung ano yung mga ginagawa nila, bakit nagiging agaw pansin yung mga videos nila. So, isa na dyan natutunan ko yung thumbnails. Dapat pala maganda yung thumbnails mo, maayos tignan, malalaki yung mga letters, visible siya, at saka nakakaaya or nakakaagaw ng pansin. So yun po yung ginawa ko kasi gumawa ako ng mga thumbnails talaga na ginaya ko yung format ng thumbnails ng mga medyo malalaking YouTube na. So yun yung ginawa ko. And then ayun naman, maganda naman yung naging resulta. And binago ko rin yung style ko dun sa description. Dati kasi kung ano lang yung full content ng video ko, yun yung nilalagay kong description. So mga composition of 1 to 2 sentence lang. Pero natutunan ko na lahat ng mga possible na isa-search nung manonood na related dun sa content, ang ginawa ko guys is yung nilagay ko lahat-lahat kasi po yung content ko is more on
paano kumita ng extra income. So ang nilagay ko doon, paano kumita online, paano kumita ng pera, paano magdagdag ng income gamit ang internet, paano kumita sa YouTube, paano, ang daming paano. Kung mapapansin mo sa mga videos ko, makikita mo yung mga yon. Ayun. So, pag kami nagsusearch, syempre, napapabilang yung video ko sa mga sinesearch nila. So, yun po, pati yung tags, yan, naglalagay din ako ng tags, inuubos ko yung ano, yung, di ba, 500 characters yun, inuubos ko yun para maglagay lang ng mga words, keywords na pwedeng, na possible na i-search ng mga manonood ng aking videos. So, ayun po, no? And then, yung iba, may nakikita pa rin ako ng mga nag-spend ng sobrang daming time sa pakikipag-sub to sub, sa pakikipag-watch to watch. Ang dami daw po yan. Meron niya kanina, napanood ko lang na kamomonetize niya lang din. Tapos sabi niya, ito na yung bunga ng maraming puyat, maraming pagod. Guys, dito sa channel ko, hindi ako nagpuyat, hindi ako nagpagod dito. Bakit? Kasi hindi ako nakikipag-watch to watch. Hindi rin ako umaten sa mga live stream ng Pakay is makikipag-sub to sub or watch to watch. Dati, nung unang-una na nag-YouTube ako, yun, yung mga limit akong taon na sinabing ganito gawin mo. So ako naman, syempre, baguhan, sinunod ko rin. So, napuyat din naman ako siguro ng mga tatlong linggo, mga ganun. Yun nga yung time na na-quarantine ako, umuwi ako dito sa Pilipinas. So yun. So, since nasa quarantine, sa bahay lang din naman namin yon. So, pero mag-isa kasi ako doon. So, since nasa quarantine naman ako, so ang ginawa ko, nakikipag-sub-to-sub ako dati. Kaso nga lang guys, nung napansin ko na parang yung growth is hindi naman worth it. Alam nyo yun? Yung, magsusubscribe nga sila sa'yo, manonood sila ng YouTube mo ng 3 hours. Eh, wala nang chance na babalik sa'yo ulit yon. Bakit? Kasi magiging busy yun sa channel niya at yung pakikipag-sub-to-sub din sa iba. So, kung natapos na yung deal yung dalawa, wala na, tapos na. So, in the long run, hindi mo rin mapapakinabangan yun. So, naisip ko, no, imbes na gamitin ko yung oras ko sa pag-sub to sub or pag-watch to watch, ang ginawa ko na lang, ginamit ko na lang yung oras ko sa para gumawa pa ng mga ibang bagay na mas kita ko ng mas malaki. So, yun nga yung online business na ginagawa ko. And at the same time, pagka nag-present ako, yun yung ina-upload ko sa video. So, wala po talaga siyang focus na effort para sa YouTube content ko lang. So, ayun po, na-enjoy ko yung proseso. Hindi ako ulit, hindi ako nagpuyat. Yan, hindi ako masyadong nahirapan. Parang yung mga videos na ina-upload ko dito is yun yung talaga mga gusto kong ginagawa. So, ayun po. So, yun yung may ipapayo ko. Lalo na yung mga nagsisimula pala na yung pag-sub to sub o na yung pag-watch to watch. I suggest, no, na huwag niyong sayangin yung oras niyo dyan. Pero nasa sa inyo pa rin. Okay? Kasi marami pa rin ako mga nakikita ngayon kahit monetize na sila. Yung pa rin ginagawa nila. 5 hours, 3 hours na nagla-live stream. Daming mga equipments pa nila, mga lighting na kung anong mga pinagkakagastusan. I don't know kung nababawi ba nila yun o hindi. Yung oras na lang na lumilipas, tama ba? Lalong-lalo na yung oras na yun, pwede mong gamitin para sana makibanding ka sa family mo. Kung nasa abroad ka naman, yun yung time na dapat na patawagan mo yung family mo. Pero wala, nauubos yung oras mo sa pakikipag-sub to sub, pakikipag-watch to watch. And after that guys, no, kapag na-monetize ka na at walang mga organic views yung mga videos mo, wala rin. Tama ba? Kasi yung mga nagla-livestream ka dati, nakipag-watch to watch ka dati, pag itinigil mo yan, wala nang views. So, nagiging active income siya. Pure active income. Eh, dito sa YouTube, yung nakikita ko mga malalaking YouTube. Passive income na nila eh. Diba, lalaki ng kinikita nila. Hindi sila lagi pag-sub to sub, hindi sila lagi pag-watch to watch, tama ba? Meron na silang tamang content na pinagigiliwan ng mga tao. So, sa mga baguhan, no, mag-focus kayo dun sa paggawa ng maayos na content, yung na-entertain yung tao, yung nagbibigay kayo ng edukasyon sa mga tao na nanonood, mga ganon. So, mag-focus kayo dun. Okay? And lastly, huwag kayong titigil na mag-search sa YouTube din kung paano palaguin or pagandahin yung content nyo or yung channel nyo. Kasi marami dyan ang nagtuturo talaga. Pero dapat guys, no, pagka nag-search kayo at gusto nyong sundin yung mga tinuturo, siyempre piliin nyo yung susundin yung nagtuturo. Yun talagang may open na konsulta niya, yung hindi siya napagod na ginagawa yung YouTube niya, ganun yun. Piliin nyo yung yung smart work, hindi yung hard work. Tama ba? Siyempre kung parang pipiliin kita, anong mas gusto mo?
smart work or hard work, pero parehas ang kita. Siyempre, doon pa na sa smart work kasi hindi ka mapapagod. Tama ba? So, yun po. And then, ito mga ilaw din. Nakita ko lang din sa, ano, sa YouTube yung setup ng ilaw. Dito sa harap ko, may mga reflector, mga ganun. Tapos, ano pa ba? Yung nasa likod, para mapaganda mo yung, ano mo, yung outcome ng video. Mas masarap kasi panoorin yung, ano, yung videos na maayos ang lighting. Diba? Maayos yung color, maayos tignan. Okay? Kaysa yung mga sobrang liwanag na hindi mo na halos makita yung kalahati ng mukha, o kaya sobrang dilim naman na yung ilaw mo nasa taas lang na ang daming itim-itim dito, diba? So, yun. Natutunan ko rin lang din yan sa YouTube, guys. So, yun po. And then yung setup ng angle ng camera mo. Ayan. Totoo naman kasi na kung kaaya-aya yung setup ng video mo, siyempre, mas panonoodin niya ng mga tagapanood natin. Okay? Pero kung yung video mo, yung audio mo hindi maayos, yung setup ng camera mo hindi maayos, yung lighting hindi maayos, siyempre, maghahanap ng ibang panonoodin niya. Alright? So, ganun. And then again, bago ko magtapos, gusto ulit magpasalamat sa lahat ng mga supporters. Siyempre, lalo na sa aking Panginoon sa pag-guide niya lagi-lagi sa akin para gawin itong mga bagay na nag-e-enjoy ako, and then at the same time, kumikita din ako. Thank you for watching.